siyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niyan, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Araw po ng Biyernes, 12th Linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa mga intensyon natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. "Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko.
Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na. At si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara, na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inakuha ni Yesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay na wala ang kanyang ketong, "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus. "Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroon po tayong lumang kasabihan na nagsasabing ang paggalang o pagrespeto sa nakatataas ng isang nasasakupan ay ordinaryong bagay. Subalit ang pagrespeto sa nasasakupan ng isang nakatataas na pinuno ay ekstraordinaryong bagay. Ulitin ko po, ang paggalang o respeto ng nasasakupan sa nakatataas ay isang ordinaryong bagay. Subalit ang pagrespeto o paggalang ng nakatataas sa kanyang nasasakupan ay ekstraordinaryong bagay. Napakaganda ng inkwentro ngayon ng ating Panginoon at ang may sakit na ketong. Lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoon bilang pagrespeto at paggalang. At ang kanyang sinabi pa, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Para bagang sinasabi ng ketongin, hindi na dito usapin kung kaya mo akong pagalingin. Hindi na dito usapin na ikaw ay makapangyarihan magpakaling ng kahit anong uring karamdaman. Ang usapin lang dito, kung ibig mo, ako'y iyong mapagagaling. Sa mga pagkakataon, my dear brothers and sisters, na tayo'y humihingi sa ating Panginoon, kagaya ba tayo ng kitonging ito, humingi sa ating Panginoon o kakaiba ang ating estilo na parabagang dinidemand natin sa Panginoon na parang karapatan natin ang ating hinihingi. Sa paghingi ng ketongin na ito sa ating Panginoon, binibigyan niya ng pagkakataon ng kalayaan ang Panginoon kung pagagalingin siya o hindi. Nasa kamay ng Panginoon. At tingnan niyo po ang ginawa ng ating Panginoon, hinipo siya. Ano ho? At kung babalikan po natin ang kultura o kustumari ng mga Hudyo, bawal hipuin ang isang may sakit na ketong dahil ito'y magiging marumi pag ito'y humipo. At ang sabi ng mga eksperto sa banal na kasulatan, ito'y pagpapakita ng paggalang at respeto ni Jesus bilang isang tao ang ketungin na ito. Dahil at that time, pag ikaw ay may sakit na ketong, bagamat ikaw ay buhay pa, itinuturing kang patay. Kaya nga ano ang ginagawa ng mga may ketong at that time? Umaalis sa kanilang mga tahanan at doon tumitira sa malayo na kung saan hindi sila makakahawa. Kaya nga, sinasabing ng mga eksperto sa banal na kasulatan na bagamat sila'y buhay, gumagalaw pa, subalit sila'y gumagalaw na parang mga patay dahil itinuturing na lamang po silang object, hindi na po sila itinuturing subject. Wala ng dignidad ang kanilang pagiging tao dahil sila'y may sakit na naketong. Ano? At kung titingnan po natin, ito ang ginampanan ng ating Panginoon, na mismo siya ang gumalang, siya ang rumispeto. Tiningnan niya ang dignidad ng tao, na bagamat ito'y may ketong, bawal lumapit ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi lang niya nilapitan ang may sakit na ketong, kung hindi hinipo pa niya ang ketongin na ito. At kung ating iuugnay po ito sa ating unang pagbasa, nandoon yung paggalang ng Diyos kay Abraham sa kanilang conversation. Ano ho, muling ginunita ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Kaya nga, from Abraham, ginawang Abraham. Ang pangalan ng kanyang asawang si Sarai, ginawang Sarah.
na ang ibig sabihin ay magkakaroon sila ng misyon sa buhay. At anong misyon na ito? Sa kanila pang gagalingin ang lahi ng sangkatauhan. Ano ang sabi dito ni Abraham sa ating unang pagbasa? Ibigay mo na lang kay Ismael. Si Ismael ay anak niya kay Hagar. At si Hagar ay utusan ni Sarah at that time. Dahil ito ang kaugalian ng mga Hudyo at that time, na hindi, pag hindi mo nabibigyan ng anak ang iyong asawa, pwede mong ibigay ang iyong utusan para doon magkaanak ang iyong asawang lalaki. At nagkaanak nga po si Abraham kay Hagar, at ito'y pinangalan ng Ismael. Subalit tingnan niyo po ang ginawa ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi manggagaling sa Kanya ang aking tipan na ipinangako ko pa sa inyo noon pa. Kung hindi manggagaling ang tipan kay Sarah na magkakaroon siya ng anak, si Isaac ang ipapangalan at dito matutupad ang tipan na aking ipinangako sa inyo. At pagkatapos noon, bagamat natawa si Abraham, dahil ang sabi ni Abraham, 100 taon na ako, at pagkatapos ang asawa kong si Sarah ay 90 anyos na, papaano mangyayari ito? Ano? Subalit, sabi ng ating Panginoon, sabi ng Diyos, mangyayari ito dahil ito'y tipan ko sa inyo. Ito yung paggalang pagrespeto ng Diyos kay Abraham. Kaya nga kung babalikan po natin yung lumang kasabihan, ano, na sabi nga, ordinaryo ang paggalang at pagrespeto ng nakabababa sa kanyang nakatataas, ng nasasakupan sa kanyang nakakataas. Subalit, extraordinaryong bagay ang paggalang ng nakatataas sa nasasakupan. Marahil ang hamon sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, my dear brothers and sisters, nitong banal na misa, tingnan din po natin ang ating kapwa na kadalasan iniitsapwera natin, lalong-lalo na pag mahihirap. Subalit pag alam nating yung mga taong may say, yung mga taong maimpluensya, makapangyarihan, mayayaman, iba ang ating treatment na ginagawa sa kanila kaysa doon sa mga nasa laylayan. Marahil ito'y paalala sa atin, ano, lalong-lalo na pagdating sa pakikipagkapwa. Sinasabi ng ating Panginoon, sa harapan ng Diyos, equal po tayo lahat. Wala pong mayaman, walang mahirap. Kung papaano ang ating treatment na ginagawa sa mga nakakataas, sana ganun din ang treatment na ipakita po natin at iparamdam sa mga nakakababa, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sugos mo at pagkabuhay, kami natubos mong tulad. Pong Jesus, namin mahal, iligtas mo kami, tanong, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasamahan kita.
aking mga mata, minamahal kita. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu,
at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Cligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag mag-iwan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinapalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong Sabado, ika-isa ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naasahang magdadala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad, ad experimentum, ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapila na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaan taon pa at nagkataon na pasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo. Sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at magmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Mayo na tipayag, kanyang pagkaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan,